Ahoy! Kamusta mga Repopits? Magandang yaman sa inyong lahat. At sa video na to, i-announce ko ang pinakauna and first winner sa aking poll o aking palaro na may priceless na premyo. Okay? Nagbigay ako ng palaro dito na keso magkakaroon ng one fucking month na subscription ang isang winner sa aking poll. Okay, at nagpalaro ako nina dito mga ilang oras na lumipas. At so far so good. Halos lahat naman ng sagot kung tutusin ay maganda naman. Kung tutusin tama naman yung sagot nila, yun nga lang, hindi nga lang nila masyadong ma-explain ng maayos yung tamang arrangement ng sagot. Kasi ang tanong dito, ganito. Ang tanong, sabi ha, may kita ngayon natin dito. May special tanong yan na kung saan ang sabi dito, ano use purpose ng gap? Diba? Ano use purpose ng gap? Pero yung pinakamismong tanong dyan, eto nga. Ang sabi dito, teka lang ha, medyo ano, nagugulan tong aking pagbibirito. Okay. Ano man to? Okay. Mula sa past MA10 transaction, kung may gap ang candlestick sa loob ng MA10 time frame, ano ibig sabihin ng gap at ano potential price reaction? Ano rin ang reason, purpose, benefits kung bakit need mong malaman yon? Ang makasagot ng tama, may pakanton. Anong klaseng pakanton? One fucking month free access sa aking Alexonse Daily Stock Forecast monthly paid subscription with 1 hour live support. Parang awa sa sarili, mag-value ng time upang manalo ka sa game na ito. So ngayon, may mga nag-response dito na kung saan, usually mga responses nila, kung tutusin, okay naman, sakto naman yung sagot, kung tutusin, blah, 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 yun nga lang, parang hindi masyadong lubos at tunay na intindihan yung tanong. Okay? May mga responses dito na kabase sa fundamental. Meron mga responses o mga answers dito na nakabase sa technical. Meron naman naka-mix ng fundamental and technical. Pero ang tanong ko ay hindi masyadong nasaktong nasagot ng ganun ka in-depth. Full information and in-depth. Pero so far so good at may yun mag-message. So far so good ay may nakita akong parang pinakagwapo at sexing sagot, which is the antidote yun sa bandang baba. O nga pala, ito, ang dami niya pinagsasabi dito eh. Parang Tetris, sabi niya. Parang Tetris, idol. Kailangan magpit ng shape. Magpit ng shape. Sinalo ang MA10 and red candle, which naging support na naging possible bounce. Gap. Kasi sudden surge ng volume kumpara sa previous candle dahil sa gap, nagkakaroon ng bias na lalakas ang momentum. Teka, napahaba yata. Inom muna ako, idol, ng Red Horse dahil ito ang may tama. May tama ka, sabi ko. Pero, stock code ulit. Pero, tanong ko mismo, ano use, reason, purpose, benefits nito sa ating lahat? Bakit din dating malaman at pamaster? Kailangan natin malaman, matutunan, idol, para maiwas tayo sa makaiwas tayo na maghabol o makaposition agad bago lumipad. Sabi nga niya ni Barong, knowledge is power. Teka, tuloy ko lang inom ng Red Horse. Tapos, sabi ko naman, nangangamoy panalo dito ha. Paki-explain pa more. Ano use, ano reason, ano purpose, ano benefits, bakit kailangan matutunan, maintindihan, ma-master ito. Naniniwala ako, idol, na gap binabalikan sooner or later. Tama. Sa tanong naman, bakit kailangan ma-master, gusto ko matutunan sa iyo yun. Dahil ikaw ay isang master. Ang kulit niya, parang baliw eh. Pero ikaw master, parang hindi ako nagpapaniwala doon. Use kung matutunan ito, malaki ang maitutulong sa trading career. Purpose, para makapag-plan ng maayos. Dahil no plan, no trade. Ika nga. Benefits, una kang makakapasok at una ka ding makakalabas na may pangtangang kita. Idol, malapit nang maubos. Red Horse ko.
At dahil sa binabalikan ang gap, pwede itong magsilbing sanhi kung bu ano magsilbong mangyari sa nasabi niya to magsilbing sanhi kung babagsak o kesame o di ba pwede daw maging sahig pala magsilbing sahig o kesame floor price ceiling price ng gap down tapos either way babalikan talaga niya. Idol, wala na akong yelo. Parang gusto mo pa yata padala kita ng yelo. Ano ba gusto mo, yung taglilimang piso, yung ice cube? At naging response ko, anak ng puta, uwian na, may nanalo na. Inbox me, betchokin mo aking inbox now na, as in now na. Inbox now, as in now na. So, congratulations kay Jeffrey de Malanta as a fucking winner ng aking 1 month monthly subscription. Free ang kanyang subscription ngayon mula sa panahon na siya ay mambetchok ng inbox ko. Simula noon ay siya ay makakatanggap ng aking subscription. Anong klaseng subscription yon? Wala lang naman. Makakatanggap siya ng daily forecast. Okay? Daily forecast ng mga geto. Oh, anak ng puta, may pakanton pa sa inyo. Ayip, may pakanton pa kayo nang wala sa oras tuloy ngayon. Ayan ha. Oh, lahat na may pen, bahala kayo sa buhay nyo na mag-value ng time. Special pakanton to. Hindi man kayo nanalo sa aking palaro, eh, panalo naman kayo dito. Basta't marunong lang kayo mag-value ng time. Ha? Ayan o, hot stock. Etong pen, ah. Tapos sabi dito, kung kulay red ang labanan, dito pupunta sa 270 pababa. Okay? Tapos kung berde ang labanan, magi-stack ang berde from 290 all the way to sa from D 290 to letter A. Okay? Pero itong max na 340 lalo 350, malayo pa 'yan kasi kumbaga yung max na yan, tsaka lalo na itong GTC 350 something, okay, yan yung nag-considered asa pa ka. Anong klaseng, anong ibig sabihin ng asa pa ka? Ganito yung ibig sabihin ng asa pa ka, ha? Para magkaroon kayo ng idea kung ano ibig sabihin ng asa pa ka. Okay, yung asa pa ka, eto yon, eto, ha? Yung mag-aalaga ka ng manok na kung saan ang pantangang kita mo dito 1 peso per share dito sa asa pa ka. Okay? 1 peso per share tapos 30,000 share, okay, 50,000 share o pataas na share. Ang laging banatan, isang sabit, isang bitaw. Pantangang kita mo dito piso. Tapos ang waiting time mo to invest sa kung anong klaseng stock, chip stocks all the way to blue chips ay aabutin ka ng from MA5 all the way to MA90, pinaka-maximum, pinaka-matagal na. Yun nga lang, para magamit mo itong Alexandre Systematic Strategic Peso Cost Averaging, dapat meron ka ng formal advanced in-depth training mula sa kung sinong pansipalatong guro o professional o eksperto. Lalo-lalo na kung ano ba nakapag-aral ka sa akin, mas matututunan mo yung Alexandre 8 o'clock technique, Alexandre numbering technique, coloring technique, at kung anong klaseng technicalities katulad ng mismong poll ko na gap, candlestick gap. Tapos ngayon dito, pinapakita rin dito, na-explain din dito, kunyari, pantanga na yun ha, pantanga yung piso per share dito sa asa pa ka, Alexandre Systematic Strategic Peso Cost Averaging. Pantanga na yun, pero gawin natin pambobo yun, 50 cents per share, kada 50 cents per share ang profits mo na kikitain dito, na kung saan laging 30,000 share o pataas, ang laging sabit bitaw mo. Isipin mo sa loob ng 50 cents, pang bobo na tong style, sa loob ng isang buwan, 15 million, sa loob ng isang taon, 180,000 pesos. Kung ito ay very consistent and accurate mo, very accurate and consistent mong nagagawa, napafollow yung strategies o yung technicalities and foundation and system ng asa pa ka, which is Alexandre Systematic Strategic Peso Cost Averaging. Every month, meron kang fucking 15,000 pesos and every year, meron kang 180,000 pesos.
bobo ka pa nun. Pero sa pangtangang kita naman, piso per share, usually yung pangtangang kita mo o kulel at nakita mo sa asa pa ka. Sa loob ng isang buwan, 30,000 yun. Sa loob ng isang taon, 360,000. E pinag-uusapan natin dyan, iisang manok pa lang, doing asa pa ka. Alexandre Systematic Strategic Peso Cost Averaging. So makikita ngayon natin, sa 1 peso per share na pangtangang kita mo sa asa pa ka, meron kang future na 30,000 a month at may future kang 360,000 pesos a month sa isang manok lang. What if hindi ka naging ganun katalino? Sa 180,000 pesos within a year do sa piso per share nakita, ito yon. I mean dito sa ano, dito sa pambobong kita, 50 cents tapos ito yung isang buwan mo at ito yung isang taon mo. Doon tayo sa pambobong kita. Sa pambobong kita, what if? Bobo ka na nga, ha? Ginawa pa natin brainless. What if 75% ng 180,000 ang kita mo dapat, 75% lang ang iyong naging katrutunghan ng success rate. Magkano magiging pera mo within a year sa pagiging bobo lamang? 135,000 pesos. Isang manok lang yun na pag-aalaga. What if yung bobo ka, ginawa natin brainless, tas gagawin pa natin mas like halos brain dead. Sa 180,000 sana na success rate mo sa loob ng isang taon na total profits o neto mo, kunyari na lang, ah, bobo ka na nga, ginawa natin brainless, tas pinatay natin yung kokote mong bugok. 50% lang yun ang naging success rate mo. Magkano ang future mo within a year? 90,000 na future. Paano kung nag-alaga ka ng isang dosen ng manok? Magkano pera mo yon? It's so fucking easy to be that richer sa kung anong klaseng position mo sa financial mo yon. Lalo na kung may 1 million pataas kang puhunan. Eh kahit naman wala kang 1 million pataas sa puhunan, kahit less than 500,000, kahit nga 200,000, kaya. Basta meron lang kayong wide, deep, advanced, in-depth, formal training. Okay, so ngayon makikita ngayon natin dito good example ng asa pa ka. Ito mismo ginamit ko na kung saan isang katutak ng information na nalaman ko, blah blah, tinuturo ko to na mahabang panahon na so far so good, naiintindihan naman ng estudyante ko at na ma-maximize naman nila akong tutusin. Okay, hindi nga lang very consistent, yun nga lang, depende kasi sa conforme, kasi importante yung mahalaga na mag-aral muna na sa ganun mas makakakuha kayo ng malaking success rate. So makikita ngayon natin, ito yung mga data kung record ng kusang doing asa pa ka. Okay? November 9, tapos November 24. November na, pinagkukulit ko sa magkaibang presyo. 357, 341, tapos 321. Habang bumabagsak, I keep collecting it and then ikakasak ko ng GTC, tapos yung kinakasak ko ng GTC, at ito na nga nangyari. Okay? So, naging average ko, nasa magkano lang dito. Mas mababa average ko kaysa sa pagkakabenta ko na 393. At ito, jackpot. Okay, jackpot ng 39,000. Bago pa ako jumakpat ng 39,000, which is naman jackpotan yung ginagawa mo mismo yun, panalo na rin ako ng 41,000 previously. Yung 41,000 na yun sa IDC, yung November 10. Tapos yung November 24, panalo ko na naman ng 30,000. Na-guess yung average, nasa 40 yung average. So ngayon, ilang panahon lang na transaction, 15 days, MA15, doing asa pa ka for 39,000 pesos na kitaan. Na-guess nyo? So kinakailangan talaga, meron kayong formal training para mas maintindihan nyo. Ah, ganun pala. So I'm waiting for Jeffrey Di Malanta. Di Malanta, Jeffrey. Okay, inbox mo, betsukin mo ang aking inbox na sa gano'n makakuha ka ng stock forecast. Starting sa kung anong klaseng panong ka nag-inbox, doon kita bibigyan ng mismong stock forecast na sa loob ng isang buwan, ikaw ay makakatanggap ng stock forecast na kung ano mangyayari, bla bla, katulad nito. Punta tayo sa KPPI. KPPI, may kita ngayon natin ang forecast sa KPPI. Yeah, anak ng puta, another pakanton na naman sa inyo, which is kahapon pa lang may sinasabi akong projection dito sa KPPI, which is projected price ko dito sa KPPI. KPPI ay 1220 o 1230, tapos ito nga nangyari at umakyat nga yung kahapon hanggang all the way, na-guess nyo,
Tapos ito na naman, kasi may projection, mga 13 pesos pataas. At ito na nga yung projection, na-guess nyo. At may kita ngayon natin dito, kapag nagbibigay ako ng projection, may pinapakita o may sinasabi dito na ito yung, kumbaga, ito, makikita ngayon natin dito yung projection yung kahapon. I mean, yung, yes, yung kahapon. Kapag nagde-detect, predict, projection, everything, kumbaga, sinasabi dito, bukod sa eto kailan pa to, yung akinsi pa to na projection, ang sinasabi dito, mag-asa pa ka daw ng 310. Tapos, yung mga take profits actions mo na andito from D to A. Tapos, siyempre, yung pinakamatali yung diskarte dito sa GTC. Yung GTC ay equivalent lang yon ng asa pa ka. As in, mag-i-invest ka, tapos hayaan mong tamaan ang iyong kinasang target price to sell. O, sa madaling salita, ang GTC stands for asa pa ka or investing. Stock investing. Stock investing. Ano pa kaya pwedeng pantantos sa GTC na asa pa ka na peso cost averaging stock investing? Ano tawag doon? Swing trade. Sa loob ng isang linggo, binihira ka lang mag-buy and sell. Bihira ka lang mangyayari, bihira ka lang mag-buy and sell sa loob ng isang linggo, sa loob ng dalawang linggo, sa loob ng isang buwan. Twice or four times ka lang mag-trade. Yun yung swing trade. O kaya two times ka lang within a month o one time ka lang within a month na mag-buy and then mag-sell. Pagkatapos mo mag-buy, kasama ng GTC sa whatever set of target price to sell base sa iyong early detection, prediction, projection. So sa pamagitan netong Alex Onse stock forecast ng monthly subscription, super dali na kasi since meron ka ng meron ka ng early heads up dito kung ano mangyayari. May early detection, prediction, projection na tinrabaho na nga ni Alex Onse para sa inyo. Tapos all you gotta do, just follow the fucking guideline. That's all you have to do. At syempre, kahit parang Bob Locks or whatever, simpleng guidelines lang nakasama dito sa forecast ko. May pinapakitang guidelines doon. Ito yung mismo module ng forecast. Ang dali lang naman yung katulad ng Alex Onse 4 easy step, bibilis sa lumalapit sa lapulang numero is either way kay red ang banatan o green ang banatan. Alam mo na agad, kung red ang banatan, ito mangyayari. Pak! Tapos kung green ang ito yung potential na pupunta. Tapos ito na nga ina-explain na nga dyan. Ano ibig sabihin ng red? Okay, max na dito mag-strike yan. Tapos all the way dito sa low hanggang all the way sa may weakest to worst na mangyayari. And then after that, kung halimbawa ang bullish signal daw, kung green ang labanan, laging ito, yung letter D, fair value, average, buy below the price, yung letter V, at yung letter A, A2, mass supply, kasi A yung pinaka-maximum. Katulad ng sinasabi dito sa may pen, dapat naka-GTC ka ng 3 pesos. Okay? Tapos kung halimbawa ang red o pabagsak, various whatever set of stocks, sinasabi, kung red ang banatan, ito ang unang pupunta. Yung letter D all the way sa letter A at yung pinaka-weakest and worst scenario ay nakalagay na rito. Plus, meron ka ng early heads up dito. Anong 52 weeks high? Anong 52 weeks low ng kumpanya na yon? At later on, lalagay pa nga dito yung kaso, kaysa nasan na yung percentage from 52 weeks high. Very useful kasi yon. So, na-guess nyo. Ngayon, yan yung yung previous na forecast sa pen. So ngayon makita ngayon natin, meron tayong forecast na pen dito. Ito nga 'yon. Ah, 'di ba? Very advanced, ang ganda ng pagkakaano, pero ano lang 'to, sample lang 'to sa aking stock forecast. Pero usually ganitong klaseng ganitong klaseng forecast lang ang makukuha ng tao o dapat lamang makita ng tao. Ginawa ko lang yung pang personal kong entertainment, yung ganung itsura, parang ang guwapo sexy itsura ng getong klaseng module para sa aking stock forecast. Now, guess nyo, once again, congratulations kay Jeffrey D. Malanta. Bahala ka sa buhay mo na mag-value ng time to claim your fucking price. Okay? Magandang yaman sa inyong lahat.